ang sobrang pagkahilig nating mga Pilipino sa pansit, impluwensya ng mga Chino. Pero sa 1,001 paraan na naimbentong pagkakaluto nito, pwede na natin itong angkinin na Pinoy na Pinoy. Hindi ka namamalik mata. Tunog Banyaga ang radyo. Pilipinas pa rin ito. Kahit ibang-iba ang tanawin, pati na ang pagkain. Huwag magpanik! You're still in the Philippines. Nasa dulong hilaga nga lang. Madulog ka mo! Welcome sa probinsya ng Cagayan. Nakaharap sa Taiwan at sa timog na bahagi ng China. Kaya raw sila ang naunang nakipagkalakalan sa kalapit nating bansa. Ang mahaba at malalim na kasaysayan ng Cagayan sa pagitan ng mga bansang China, Malaysia at Taiwan, pinatutunayan daw ng mga porcelain na matatagpuan dito. Pinaniniwala ang nagmula pa ng China ang mga ito. Dinala ng mga barko na unang dumaong sa Apari, sa dulo ng Cagayan at dulo rin ng Luzon. Ang mga Chino noon nagpupunta dito sa lalawigan ng Cagayan, lalong-lalo na sa mga dalampasigan natin dahil sa barter trade nga. Karamihan sa mga produkto niyan ay nagdadala ang mga inchik ng kung ano ng mga gamit nila sa kanilang bansa. Sagap na sagap dito ang mga Chinese radio channel. Mas malakas pa nga ang signal ng mga ito kesa sa local radio stations, lalo na sa gabi. Hanggang ngayon, tila malakas pa rin ang impluwensya ng mga Chino sa mga tigakagayan, matitikman sa kanilang pagkain. Tuwing fiesta sa Chinese temple na ito, naghahain ng iba't ibang Chinese food katulad ng cha miswa na ibinahagi ni Antonio Lim, pinuno ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce ng Apari. Lagyan natin ng isang tsiyarang mantika. Laitsya. So, yahoja. Ngunit ang star daw talaga ng kanilang Chinese celebrations, ang timtim o stuffed chicken. Ayon kay Margarita Lim, hindi lang daw mga kapwa niya Filipino-Chinese ang mahilig dito, pati na rin ang mga purong Pilipino. Ang tatay ko Chinese pero Macau siya. Siya ang talaga founder ng nagluluto dito sa templo. Itong timtim, ayan ang tinuro sa akin ng papa ko, hanggang ngayon ginagawa ko rin. Gawing boneless na manok. Ay pagtapos na ito, itong ingredient muna. Halo-halo na pati yung sangkap tsaka yung lasa ng chicken, kanya masarap siya. Karamihan daw ng mga Chinong napadpad sa Apari at iba pang parte ng Cagayan nagmula sa mga timog na probinsya ng China katulad ng Fujian. Kasi medyo mahirap ang buhay noon sa China. Karamihan nang pumunta dito sa Pilipinas ang green pasture kasi mga negosyante. 1860s daw, nung tuluyan ang manirahan sa Cagayan, ang ilang mga Chino, dito na rin sila nakapangasawa. Gayunman, hindi nawala ang kanilang kulturang Chino. Makikita sa mga naipatayo nilang mga istruktura katulad ng Chinese Temple, Chinese School at Chinese Cemetery. Walang duda, ang pinakasikat na impluwensya ng mga Chino sa ating kulinarya, noodles. Yung mga Chino ang nag-introduce sa atin
Lalong-lalo na yung mga traders na siyempre, yung panahon na yon matagal bago sila makakarating dito sa ating lampasigan. So isa sa mga kanilang mga pagkain na dinadala ay yung pansit na nga. Kasi madaling nga lutuin siguro yon. Pagkaing Chino na sa paglipas ng panahon, naging Pilipino. Katulad ng Mickey na dito sa Apari, ginawang Mickey nila dip. Mas malapad ang noodles. At ang sabaw, pinapula ng atsuete. Dito sa kahabaan ng Rizal Street, may karinderyang laging puno dahil sa kanilang Mickey nila dip soup. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang Cesar at Charito. Sila mismo ang gumagawa ng noodles. Sila rin ang nagluluto sa nakalipas na 30 taon. Dati pa ay namin noon nagtitinda. Lagi po akong nanonood sa kanya pag gumagawa siya. Pero nung huminto na po siya magtinda, ako na po yung gaya na kuna po sa kanila. Dahil sa kanilang Mickey nila din, napagtapos nila ang anim nilang mga anak. Sobrang pagpasalamat ko sa tinda na Mickey. Kasi napag-aral ko yung mga anak ko. Araw-araw, 6 hanggang 7 malalaking kaldero nito ang kanilang naibibenta. Maganda yun! Sa pwestong ito, sa magkano? Manunday to'y manong 7 hanggang 10 pesos kada order. Nakakabusog, masarap. Ito ang dinadayo ng mga tricycle at mga multi-cab drivers. 3 oras mula Apari, ang lungsod ng Tuguegarao. Ito ang kabisera ng probinsya. Dito sa Bonifacio Street, na kilala rin bilang Calle Comercio, mga Chino ang unang nakapagtayo ng negosyo noong 1950s. Pero ngayon, karamihan ng mga tindahan dito pinatatakbo na ng mga Pilipino. Sa hindi kalayuan, may eskwelahang patuloy na binubuhay ng mga Chino. Ito ang Kebing School na itinayo noon pang 1946. Yung bali mga ancestors namin, mga Chinese, gusto kasi nila nagkaroon ng Chinese school eh. Para yung mga bata, mga anak, mga apo, marunong ng Chinese language. Sa itaas ng eskwelahan, may Chinese temple. Mula Tuguegarao, pwedeng mag-side trip sa iba pang mga bayan ng Cagayan. Katulad ng Peña Blanca, kung saan matatagpuan ang kuweba na ginawang simbahan, ang Calyau Cave. Pwedeng isama sa inyong bisita iglesia. Para marating ito, kailangang akyatin ang hagdan na may 184 steps. Pagdating sa tuktok, bubungad ang kuweba na may mataas na kisame. Hindi na nila kinailangan pang magtayo rito ng kung ano-ano. Naglagay na lang ng mga upuan at imahe ni Virgin Mary. Ang nagbibigay liwanag sa loob, butas sa kisame kung saan pumapasok ang sinag ng araw. Pagbaba mula sa kuweba, ang kulay berde na ilog ng Pinakanwan na umaagos patungo sa Rio Grande de Cagayan o Cagayan River. Ang pinakamahabang ilog sa bansa na malaki ang naging bahagi sa pakikipagkalakala ng mga Pilipino noong unang panahon. Ang grupo ni na Mark sinubukan ng maikling river cruise para maranasan ang sinasabi nila ritong Moro Run phenomenon, kung saan para ka raw inuulanan. Matapos mamasyal, food trip sa tabi ng simbahan sa bayan ng Piat. Ang paborito raw pagkain ng mga deboto, ang pawa. Parang siomay ng mga Chino.
hugis bilog at kulay puti. Pero hindi katulad ng nakasanayang siomay, ang palaman nito, mani. 25 pesos kada plato. Ang tawa ng tiyad ay dinala dito ng mga Filipino-Chinese families na nagpunta dito sa bayan namin for maybe business purposes. Root word ng pawa is paw, ibig sabihin turap, balutin. Isa sa makilalang nagluluto at nagsusupply ng pawa sa piyat, si Aling Nanet. Natutunan niya raw ang recipe sa kanyang biyanan na isa ring Filipino-Chinese. Sa original recipe na nanggaling pa raw ng China, hindi lang mani ang palaman nito. Meron ding taba at laman ng baboy. Pero para mas mura, mani na lang ang inilalagay ngayon. Gagawin natin ito ay pawa. Pangantay yun. Masarap siya sa kamatamis. Maganda yung blending nung peanut, yung karne, at saka yung malagkit niya. Malalim ang kasaysayan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Chino. Kitang-kita yan sa mga matitikman dito sa Cagayan. At dahil pinagyaman ng dalawang mga kultura, mas masarap, syempre.